antigong libro, bahagi rin ang ating kasaysayan, kaya maituturing na balakid sa pagtuturo ng kasaysayan ng Abukay Bataan ang mga nawawalang libro na inilimbag dito ng tinaguriang Prince of Philippine Printing na si Tomas Pinpin, si JP Soriano on assignment. Ang probinsya ng Bataan, kaakit-akit para sa mga turista dahil sa samot-saring atraksyon na matatagpuan dito. Ikinukubli rin ng lugar ang mga marka na iniwan ng kasaysayan na naging saksi sa kagitingan ng ating mga ninuno. Kagitingang naitala sa mga libro. Pero paano kung mawala ang mga mahalagang dokumentong ito? Dito sa bayan ng Abukay sa Bataan, isinilang ang tinaguriang Prince of Philippine Printing na si Tomas Pinpin. Sa lugar na ito niya nilimbag ang kanya mga naunang obra na siya rin kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas. At taliwas daw sa mga nagsasabing may lahing Chino si Pinpin base sa pinakahuling pag-aaral. Pero nitong 2011, nagkaroon tayo ng bagong limbag na libro mula sa isang banyaga, si Dr. Damon Woods. At siya ang nagsabi na ayon sa aking pagsasaliksik, hindi yata dugong Chino si Tomas Pinpin. No? Kasi mismong si Pinpin, siya mismo ina-identify niya ang sarili niya bilang Tagalog. Lumipas ang maraming taon, naging mainit sa mata ng mga kolektor ang mga likha ni Pinpin, pati na sa mga dayuhan. Pero problema sa mismong lugar ng Abukay ang pagkawala ng mga dokumentong ito. Isang balakid sa pagtuturo sa mga kabataan sa kasaysayan ng kanilang lugar. Gusto namin makita ng mga bata kung ano talaga ang nangyari noon, kung bakit naging napakalaking bahagi ng history ng buong bansa ang Abukay. Ilan daw sa mga libro ang nakabalik na sa pinagmulan nila at ngayon nasa pangangalaga na ni Robbie Reyes na isang curator. Hinahanap ko yung kauna-unahang libro ni Tomas Pinpin na inimprenta sa Abukay noong taong 1610. Sa 15 na librong inimprenta ni Tomas Pinpin, meron kaming 5 libro na original book. Ang mga aklat na kanyang naipon, plano niyang isama sa itatayo niyang limbagan. Makikita ng lahat ng tao na marami palang libro na inimprenta sa Pilipinas noong taong 17th century hanggang 19th century. Bukod sa mga librong gawa ni Pinpin, mayroon pang ibang mahalagang dokumento na nasa pangangalaga ni Robbie. Gaya ng sinaunang mapa ng Pilipinas na ito at ang kalanang buhay ni San Lorenzo Ruiz. Meron din itong replika ng sinaunang printing press na handang ipagamit sa pagbubukas ng limbagan. Yung mga bata at mga estudyante na maaaring na gustong matuto sa pag-iimprenta ng makalumang panahon ay maaaring gamitin ito. Higit daw sa salapi ang turing ni Robbie sa kanyang mga koleksyon, lalo na sa mga pinaniniwalaang libro ni Pinpin. Kaya ganun na lamang ang kanyang tuwa nang ideklara ang isa sa mga ito bilang cultural treasure ng Abukay at ng probinsya ng Bataan. Bawat pahina ng libro may katapusan, ngunit ang kamalayang ibinahagi sa atin ito panghabang buhay. Ako si JP Soriano at ito ang aking assignment.